sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lutsak. Pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa DWIZ 882. Ngayon, January 26, 2023. Ito po si Conrad Banal, kasama natin si paring Joel Laksamana at si Attorney Trixie Cruz Angeles! Ay, nata-traffic. Na-traffic lang. Parating na yun. Darating yun. So, baka si Parin Lariga doon. Kidlat. Parin Jonathan namin. De La Cruz, sigurado yan. Inaabangan namin pagbukas ng pinto yung fashion na statement. Okay. Today. I-describe po namin yan. Ngayon, mapapanood at mapapakinggan kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app sa inyong cellphone o sa inyong tawag dito, tablet. Kahit na anong computer, pwede po yan. Live tayo sa DWIZ Facebook page at sa YouTube, DWIZ. Ang ating text line ay nawawala. Ayun, nandun na. 0999-376-6768. Mapapanood nyo kami sa test broadcast ng Aliu 23 channel. Sa Sky Cable, channel 72 yan. Sa TV Plus, channel 27. Sa GMA Afford the Box, channel 32. Okay? Kahit na anong digital TV device o TV receiver, nandyan din yung Aliu 23. Malapit na yan. Malapit na. Malapit nang i-launch yan. Malapit na. Malapit na. Okay. Walang, sino ba may birthday ngayon? 26, alam ko may birthday eh. May birthday. Ay ako, meron akong ibabatiin nga pala birthday. Isang taekwondo brad ko, coach ng kainta dun sa Rizal, si Eric Go. Master Eric Go. Eric. Na, yung hindi smuggler yan ha, nagkataon pangalan niya. Kapangalan niya. Si Eric. Yung bayaw ko rin, birthday nung makalawa pala. Ah, kahapon. Hindi, nung makalawa ba? Nakalimutan ko batiin si Bobby Go. I see. Oo. Ano yan eh? Meron akong isisingit na mabilis ha. Ito magandang isingit sa'yo to eh. Kasi kahapon. Natalo na, malungkot na naman si paring Alex Santos nito eh. Natalo na naman ng Lakers. Ang ganda na ng LeBron, pero itong si Russell Westbrook, pasaway talaga. Tapos, papagulo yan eh. Nag-aaway pa sila nung David Schroeder para kasi binatuhan niya ng pasa. Tapos itong may attitude eh. Tapos kapag palpakan laro, in-interview siyempre sa press con, pinagsasagot naman yung reporter. Bakit? Anong, yung bang talagang ibang dating maangas, nito, no? Maangas. May attitude nga. Pero magaling sana, pero talagang hindi magsasabi. Well, hindi na siya magaling ngayon. Hindi na siya magaling ngayon. Okay, magaling. Anyway, naitanong ko lang sa'yo dahil. Yan ang pampasira. Talungkot naman eh. Humabol ng Lakers dahil kay LeBron biglang ito rin ang magtatapon ng bola. May attitude. No, anyway, nabanggit ko lang eh. Wow, sorry mga Lakers maraming fans. Ganyan, may mga ganyan na player na magaling na magaling, pero may problema sa attitude. Ako magpapapanalo. Ako. Walang iba. Ganun. Ah, well. Hindi. May nakaganon ka ng kakampi dati. Wala. Meron. Marami. Marami. May attitude. Okay. By the way, nasisira yung team pag ganun eh. Oo nga eh. Eh kasi, it's a team game. Oh. Hindi pwedeng merong isang, tawag nga ni Attorney Trixie Cruz Angeles dyan eh, may isang sutil. Ang talaga kung ako yung fly in the wall, gusto ko siguro nando ka ayun, sa locker room pagbalik nila. Kita ko na. Black and white na skirt na mahaba po. Uy. Tapos naka-black na. Uy. Ay hindi, bestida ata. Pero sa baba, black and white na ano. Pero parang geometric yung ano eh. Parang medyo bolero waistline ang tawag dyan, di ba? Naks. Ang galing. Tapos naka
I am Spartacus na sandals ulit. Ayan, I am Spartacus. I'm so parang proud. Parang geometric yung geometric ano eh. Para kami dito nag-OJT ng dalawang fashion ano, reporters. Lifestyle and fashion. Lifestyle. Baka malay mo, kunin kami pag launch. Minatawa nga ako sa so, isang fashion na ang suot niya, may leon dito sa kanan. Ay, ay ito sabis yun. Meron pang tigre. Meron pang tigre. Leon talaga. Ganon, grabe ganon. Mga costume nila doon. Bro. Ah? Pagka ganon, statement yun. Ah, statement yun. Actually, lahat naman ng damit, expression siya. So most of the time, course, it's a statement. Pero ano so, Pero gusto ko yung tabas ng... Pero Attorney Trixie, huwag kaming gugulatin ng gayon. Isang umaga, papasok ka. Kasi ibang... Naka-leon. Hindi lang yun. Hindi yung iba. The elephant in Miss Universe. Diba, hirap na maglakad. Nga. Sa sobrang intricate ng costume. Isa ganun kasi pageant. That's pageant, exactly what you mean by yun pageant. Yun show diba? Yun. It's a show. It's an entertainment event. Magkaskolyosis yun sa bigat. Pero kung everyday, maglakad ka sa mall, nakaganun ka. Good luck. Nagyari ka doon. Yun nga yung pagpasok dito sa booth. Merong fashion na practical fashion. Ano pa rin? Sinusunod for everyday people. Pwede ka naman mag-statement kahit hindi ganun kabongga. Okay. Show yun eh. Halimbawa, may special event, costume party. Okay. Kailangan naka-costume ka. So, hindi mo naman gagamitin yun sa ano. Sa pang-araw-araw. Pagpasok mo sa karambola. Baka kumtamanan tayo ron. Teka, pabatiin mo muna si Attorney Trixie. Okay. Ay, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Tagapakinig. Sa amin dito okay, sa karambola. Hindi pa rin. Oh my God. May gumagamit. Well, ang problema, I talked to, I sent emails doon sa Facebook. And, to be fair daw, sabi nila, maraming hindi sila makarespond right away because they have personal issues. Mm. So, that's why systematized lahat, even the responses. Hindi magsara na sila. Gusto ko nga ang sabihin yun. Nag-abala pa kayo. Diba? Why diba? Because it represents a real loss. Whatever reason you give, yan. It will not fly kasi responsibility niyo yan. Correct. There are no reasons for not doing your job. Pag ganun. You make money out of us, therefore you have a responsibility. Correct. Especially so, when... Kasi business yan eh. Hindi lang yun. Pwede mo ba sasabihin, sorry. Alam nyo ba na na if monetized yung Facebook page mo, may commission. Ang siyempre, Facebook yun ang ayaw from ako. So, you're right. They have a responsibility. Because follow Facebook, yes. Businesses put advertisements. Saan sila kumikita? Dahil sa following. Anong commission nila? Ilang percent? I don't know. I have to go back on the but they do get commissions on the And more than that, dapat ma-prevent yung mga hacking na yan. Exactly. Yung kapatid ko ngayon, kahahack lang nung kanyang page. Coach yun eh. Siyempre, marami following yung coach eh. Oo nga, no? Na-hack siya na naman. Sabi niya, lagi na lang ah. Paborito siya i-hack eh. Ewan ko ba, bakit ganyan? Kapag high profile ka yata, high profile na hack yata talaga. Pag marami yung following. Ay, ito, ayan na. Grabe yan pa. Ito yung nire-report mo noon, attorney. Yes, lumabas na finally yung resulta. Refresh your memory kasi nasa Facebook daw to. Siguro hindi ko na. Yes. Hindi, yung police ngayon, nag-file na ng kaso. Oo. Okay? Yung, tapos na yung investigation. Special Investigation Task Group Plaza. Kasi po named after Yvonne Chua Plaza, yung model daw. Na pinaslang, na assassinated. Gun down, papasok siya sa bahay. Gangland style. Oo. My gosh. Ha? Oo. Binanatan po, binarel. Isang bala lang sa ulo. Tapos. Ang natag daw po ng mastermind, ayon dito sa investigasyon, ay yung si General Durante. Jesus Durante III, Brigadier. Brigadier General. Dati pong ano yan, dating ng ano siya, ng 1001st Infantry Brigade. Dati siyang PSG head ba?
Presidential Security. Formerly PSG. Group. Oy, good morning. Morning, Boss Jonet. Siya daw po ang mastermind. Sabi nung ano, task force. Relieved na siya as commander. Hindi lang brigade. Siya. Actually, Oh, meron pang iba. Oh. Colonel Michael Licciayo. Mm-hmm. Yes. Deputy. Matataas ang rangko ng mga to. Ha? Staff Sergeant Gilbert Plaza. Oh. Si Sergeant Delphine Chialsa, yes, Jr. Ito yung ano eh, nag-execute ng mga affidavit. Itong si Sergeant Delphine Chialsa, Jr. Corporal Adrian Cachero. Private First Class Rolly Cabal. Private First Class Romart Lungakit. Okay. Lungakit. Noel Hapitan, a certain junior. Alias Junior. Okay. Alias Junior. At saka si Master Sergeant lang. Yes, okay. Magandang ano po ito. Kasi kaya nakita ito. Dahil may umamin. Okay. Parang yun kay ano rin. Yung may nag-ano. Okay. May umamin. Yung ito sumuko yung gunman eh. Okay. Merong umamin ho. Nag-execute ng affidavit. Yung operation tungkol sa operasyon. Okay. Doon sa investigasyon nila, nung pinatay kasi itong si Yvonne, kinuha yung kanyang bag. So wala yung cellphone, wala yung lahat. Kasi sa cellphone marami ka makuha. So tin-raise nila yung cell, ano? Ha? Tin-raise nila yung cell? Ginawa, hindi, nakuha yung laptop ni Yvonne. At doon nakita yung deep relationship. Hindi lang sila friends. Doon sa laptop, yes, nakuha. Yes, they had a relationship. Ang nakalagay sa report, intimate relationship. So, ang trigger man daw ho, eh yung si Yalsa. Anong rangko niyan? Staff sergeant. My gosh. Siya yung nag-execute din ng tawag nito? Ng affidavit. Mm-hmm. Yalsa, extrajudicial affidavit. Okay. Implicating Durante as the mastermind. Licciayo, yung deputy, ang nag-provide ng logistics at ng info tungkol kay Yvonne. Okay? Ngayon, yung si Cachero ang driver. Motorcycle sila. Wow. Silang dalawa, ni Chialsa at saka ni Cachero, yung corporal. Ito yung corporal ba? Private first class, hindi. Iba? Iba yun, ano? Iba pa yan. Ang nag-casing. Yung team leader eh si Staff Sergeant Gilbert Plaza. Okay. Napaka-kumpleto ng report ng task force. Kaya nga eh. Hindi ba? Napakagaling ng task force. Parang scriptwriter ni malayo-malayo ito doon sa nangyari kay ano? Okay. Yung kay Lapid. Yeah. Imposible pa lang, pin-press conference na kasi yung witness eh. Yun ang mali doon eh, di ba para dyan? Kaya naghabol sila ng mga information. Ayan. Eto, pilansya muna bago nagsalita. Grabe. Gumawa pa ng diagram, yung task force. Meron pa silang Matrix. Ha? Davao Regional Police Illustration, yung matrix. Davao. Congratulations dito sa task force na to. Mukha solid yung ano eh. Mukha solid yung kaso. Ang daming ebidensya. Nakuha yung laptop eh. At saka may umamin eh. May extrajudicial affidavit. Extrajudicial? Yun ang sabi nung matrix eh. Ano ibig sabihin ba na extrajudicial? Extrajudicial. Wala bang ganun? Wala bang ganun? No such animal? Sana affidavit na lang sinabi na. There's no need for that kind of... Dalawa sila. Itong si Cachero at saka si Chialsa. Okay. Yung gunman at saka yung driver ang nag-execute ng affidavit. Okay.
saying the same thing na si Likyayo ang logistics and details of the victims. Okay. Nag-surrender ng evidence lahat sila. Lahat ng team. Nag-surrender ng evidence. Okay. Merong witness kasi nakuha na ng CCTV. Pero hindi muna na ginawang public yung CCTV na yan. Ang ano ah. Hindi at muna. At hindi muna. Sent muna. Mm-hmm. Yeah. Hindi muna. Makalat sila. Hindi sila maayos. Hindi nagmagaling. Hindi ito naman. Hindi nagmagaling. Okay. Minakuha ng CCTV at may witness na na-identified itong kasyero na rider at yung Shalsa as the gunman. Okay. At yung extra JC, but ano bang bakit extrajudicial? Maybe they mean that Plaza it was sent for court To dismantle and change the number of the motorcycle. Yung plaka. Okay. Ang sinabi nila, ito daw si Plaza, ito yung sergeant, staff sergeant, Gilbert Plaza. Tinutusan sila na... Palitan. Palitan. Si Plaza nag-utos dito sa staff sergeant? Hindi, staff sergeant si Plaza, Gilbert Plaza. Siya yung Plaza team leader. Plaza pala, yung pangalan. Pero not related to Ibon. Okay. Na, kaya nalito ako eh. Si sergeant, staff sergeant Gilbert Plaza. Siya ang team leader. Okay. Ang nandito sa team, yun nga yung driver, motorcycle, kasyero, at saka yung trigger man, si Shalsa. Okay. Si Shalsa. Ayan. Ang mga nag-casing, yung mga corporal. Dalawang corporal. Okay? Meron pang hindi ko kilala, hindi Noel Hapitan. Walang kinalaman sa hindi ano yan eh. Hindi army. Okay. Ngayon, ang sabi po ng NBI, crime of passion daw. No, talaga? Citing the relationship between the victim and the general. The general is a married man. Doesn't meet the elements. Mali yan. Dapat siya pumatay. Pag crime of passion. Walang crime of passion pag inutos mo. Conspiracy yan. Malice aforethought. Malice what? Aforethought. Aforethought. That's a common law expression. Kasi bang crime of passion yan? Biglaan! Hindi. Ito ang mangyayari. Sino doon? Ito sila eh. Sino doon ang may passion? Ayan. Malaki-laki problema. Malaki-laki problema. Baka nagkaselosan. Hindi. Ayan. Hindi pwede ba? Nagselos si Sergeant. Ay, grabe. Ang layo. Grabe. Speculation. Nagselos si Sergeant. Kasi ang totoo, may crush si Sergeant kay General. Grabe, nag-invento na. Ang gano'n, hindi pwede yun. So, hindi pwede. So, hindi pwede crime of spectacular. No, you know why? Suspicious ako pag sinasabing ganyan, crime of passion. Because they're already making excuses. Kasi pag sinabi mong crime of passion, mitigating circumstance yan. Okay, tama diba, si Trixie Roll. Yung apoy? Hindi. Ano yung kasong pinail nito? That's a defense. Ano yung kasong pinail ng police? Huh? Ano yung kasong pinail kaya ng police? Murder. Yes. Dapat. Murder. Pinag-isipan, pinaglaluhan. Murder. And obstruction of justice. Bakit may hirit ang NBI dyan? Di naman silang investigador. Kasama sila sa joint task ka, kasama sa task force. Tapos magkaiba sila ng statement. Pero hindi nagpapakut yung nagsabing crime of passion. Kasi mali siya. Okay. Crime of passion. Relieved whose side are you on? Itong si General Durante. Actually, relieved na siya from the 1001st Brigade sa Davao under, 5th ID?
That's the 10th Infantry Brigade, Major General Memphin. Correct. Si Brown na rin nagsasalita eh. Yeah, okay. Which means na nag-iimbestiga din ang Army. Meron siya, syempre hiwalay yung jurisdictions na yan. Yes, yes. Dahil active service military officer, that's itong another, si General Durante, he's subject to court-martial. Yes. So, kung na, ang alam ko, sabay nag-investigate yung Army at saka ang task force. Sinabi ng task force, General Durante must be made available. Actually, gusto na nilang kunin para maimbestigahan, okay. Hindi pumayag ang Army. Because sabi nila, we have our own investigation. And posibleng mas pero harsh pa silang ngayon. Task force yan. Task force. Task force na police. Because there's also jurisdiction because he broke civilian laws. Ano? So, kumbaga, the revised penal code. Oh. The Army gave way. No. No. The Army did not. Really? He's there. They have a separate under custody pa rin ni si Durante ng Army? Wala pa tayong balita na under custody na siya. Kasi makukustody lang siya kapag ano na, may action na either on the meron ng preliminary investigation on the part of the Army. Ang alam means, ko kasi aarestuhin ka muna eh. You're a person of interest. Ah, hindi. You have to have probable cause. I-invite ka muna. Eh ngayon nakakapile na ng kaso, hindi ba dapat arestuhin na to? Hindi pa. Kailangan ma-establish yung probable cause. Ano siya kasi? Mag-i-issue ng warrant ang court. Yes. He's an active. Tsaka lang ma-aresto. He's an active officer kasi. Yes. Ngayon, kung maunahin lumabas yung warrant ng civilian court, okay. Arestuin muna siya, kalad ka rin muna siya sa ano. Hindi pwedeng sabihin ng Army na wala. Kailangan, on the part of the Army, meron na sila rin probable cause. Isusurrender ng Army yan kapag lumabas yung warrant. Yeah. Pag hindi, sila ang mag-detain. Pero hindi pwedeng hindi siya nakadetain pag may warrant na. Kung may warrant na. So, pwedeng i-detain siya dyan under, sa, ano, under sa the, ano ba to, Army? Naniniwala ako kay Trixie kasi Fort Bonifacio. Fort Bonifacio. Marami naging kaso to sa Army. Lakang talo sa court martial. Ang problema dyan ngayon, kung may problema ba yung Trixie, yung tungkol sa, or simultaneous, they will be, ano, you know, they will pwede be tried simultaneously. Pwede. Court martial plus pwede. Nangyayari yan. Yeah. Ang lugi dyan yung mga enlisted. Yes. Yung mga wala okay. Sila po, kasi the moment na ma-detain sila, wala na silang sweldo. Mm-hmm. Pag officer ka, tuloy-tuloy sweldo mo. Ayaw. Until man. Oh. What, it's what they say, rank has its privileges. Oh. Wow. Ganun talaga ang military. What ever happened to that, di ba saying na you can choose not to follow what you feel are unlawful orders. So you're not required. There is no obligation to follow an unlawful order. This was definitely unlawful. Well, whatever. No question. But I don't think they were in it as military officers of the ano na to, of the books na yung operation na yan. Ang ano ko naman dito, this could have been just an any ordinary killing. Mm-hmm. Ang dami na natin na balitaan. Na riding in tandem, inuupakan, mga customs, mga fiscal, yes. Inuupakan, ganyan, lawyer, inuupakan. Nakakaroon ng crime of passion. Walang nangyayari. Pero ito, kasi biglang nagkaroon ng task force plaza. Yes. Why? I think it was the social media, the noise, yes, all the buzz, speculation in social media. Hindi pwedeng ano. Yun ang nagtulak. Very blatant eh. Sa police. At saka, nagumuha ng task force. Hindi, tsaka si Gerald Durante was also actively defending himself eh. Mm-hmm. After the social media came out, kasi na he came out with a statement. Siya na kinakabit. He came out with a statement. Na friends lang na sila. Facebook friends. Showbiz na showbiz. Dito to, ayan, friends lang kami. Facebook friends. He was in fact very, very, you know. Very eh, may mga noisy. Photos pa daw doon sa laptop, pare. Ah, na intimate, yes. Intimate photos. Doon sa laptop yes. Ni Yvonne. Yes. Sino nakakuha ng laptop? Yung police. Yung task force.
Ang kinuha kasi kayo, yung cellphone kinuha yun. Laptop, baka kung saan-saan ninyo dinadala yung mga yan. Baka makarating sa... makarating sa... sa porn... sa PS. Makarating yan sa PSDB. Makarating yan. Ano yung pag-i-interesan dyan? Ma-ala gym. Kahit anong delete nyo dyan, ha? Yan! Access mo rin. Yan ang balita. Ganon? Unless it take down nung ano, nung site. Unless it take down no site. Correct. Ganon? Kaya yung kay Jim, tinake down na eh. Wala na? Wala na. Eh, pero meron nakapag-down. Sa porn site? Oo. Meron mga nakapag-down. But my gosh, forever being shared yan. Wala na. Actually. Pero dito, kasi di there was allegedly an intimate relationship and they played it out on social media. So, in fact, there's one video of the victim na kinlame niya, na binugbog siya. And she was on, nag-live siya. Yes. Or video. Tapos pinapakita niya yung mga bruises dito sa mukha, mostly sa mukha. Binidraw naman daw sabi ni Durante. That's what he says. Binidraw daw at sinabi, hindi daw siya. Friends kami. It was all part of a... So that's what they call it nowadays. Yes. Hindi naman daw bubog yun. Talagang showbiz na showbiz. Hindi bubog sarado. It was intimate. Very intimate. Baka nasa SM siya. Mag-Google nga ibig sabihin. Very in the SM kind of... Oo, yun. Mga ganon. SM kind of... A kind of department store. Hindi to, ang taas ng rangko dito, ha? Brig. Diba? Marami tayong naririnig na crimes na usually enlisted. Ba't iba na taas din ng rango? Well, yeah. Pero iba na yan. Iba yung iba yung how do you call that? Iba yung kalakaran mo Mamaya po, lumalala din na sitwasyon sa Bukol. 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 Ano? Sa Bukol. Tama na yun. Bukol. Bukol. Na Bukol, nagkabukol-bukol. May additional charges yan. Noon siya kasi si Davao. Yes. Not only yung... PSG during the Duterte con. Kaya high profile. Meron pang nagkakabit sa pangalan ni Duterte na pinoproteksyonan daw. Yeah, not true. Ayan ba? Ayan ba ang pinoproteksyonan? Nabuking na lahat ngayon. Oo. Kasi if pinoprotektahan niya ng mga Duterte, magkakaroon ba ng task force na ganyan-ganyan? Meron kasing nag-akwan dyan eh. Ngayon, isa pa. Isa pang importante element dito, yung baril mismong ginamit, siyempre yung ballistics ng bala doon sa ulo, malalaman mo kung saan galing baril yun. Yes. Yung baril mismo, sinurrender ng mga... Mga alleged gunmen. Nung team, sinurrender nila. Tapos palagay ko, ito meron akong suspicion. Open and shut. Kaya nagsalita itong mga to. Merong mataas pa. Durante. Na stepped in and said, ay, umamin na lang kayo. Cooperate. You cooperate. Oo, tingin ko. We will take care of you. Tingin ko. Tsaka siguro sinabi nila. Alam ng mga pinuno dyan na ang mga sundalo, talaga sunod-sunuran yan. Yes. Unlawful. Siguro, moral authority. Sinisira ninyo ang image ng army. Correct. Ba kayo? Tumulong na kayo dyan. Yan. Malamang ganun eh. Kasi lahat eh. May extrajudicial affidavit pa eh. Ba't ka nangingiwi? Ito si Trixie talaga. Kitang-kita kapag hindi ka payag sa sinasabi ko eh. Tama. Gusto ko yung palakad ng kaso. Malinis talaga. Alam nila yun. They know what they're doing. Maliit na bagay yung extrajudicial. Sa tingin ko, baka ang mga nag-ano dun sa task force, army rin. Alam mo kung bakit. Palagay ko. Nagsabi kayo. May pressure na rin. At saka pati yung the manner by which it was talaga may cooperation and everything. Ibig sabihin, they conducted their own. Meron na. Pero hindi kami maglalabas niyan, kayo. Pwede yan. Kanila yun eh. Mas gusto ko yan. Sa tingin ko, gano'n. Okay, it's called
extrajudicial affidavit because they were avoiding extrajudicial confession. Yes. Baka walang abogado to. Oy, ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan, baka mano. Ano ibig sabihin? Baka iba yun? Baka ma... Kung may abogado. Kung may, di, kasi pag magko-confess, dapat assisted by counsel. In the presence of. Kung eh, walang hindi, counsel to. Oh, pag ususpechahan na merong... Hindi nga, galing na nga sa army. Yun ang, kumbaga, senaryo na ito. The army should have provided them with counsel. With counsel. Yes. Uh-huh. Pero inano na lang nila yan. So, ayusin ninyo yan. May time. Sabi ho ni Army Chief, Lieutenant General Romeo Browner Jr. Mabigat itong pangalan itong Browner Jr. General Browner. The military will not condone any criminal act committed by its personnel. Thank you. Yes. Ayan. So, malinaw na. Yung sinaryo natin. Meron may mataas na stepped in and said, kawawa ang military. Yes, nagugulpi sila ng by association. Sa social media, sa pagtatakpan niyo. Oh, pinagtatakpan ng araw niyo. Ganon. Correct. Unfair yan. Sinabi ni General Browner that they will give way. The relief of General Durante was to give way to an impartial and thorough investigation, and the army ensures the public that this incident is not service related. It is it is not service related. Kaya nga a few kailan ba yun? 2 weeks ago, after nagkaroon ng task force narinig namin, hindi nila pinablisize yun, na ni-relieve kagad si si General Durante. Good job sa kay General Browner. Buti naman, maayos palakad dito. Saka yung colonel, yung deputy, rinilive din yun. No, si Likyay. Colonel Michael Likyay. Mataas Likyayo. Yung mga rangko na ito, ha? Bihira umaabot sa ganyan yan. Panahon ho ni Durante, nung nagkaroon din ng issue tungkol sa vaccination, na yung mga PSG, nakapag- smuggle ng vaccine. Oo. Oh, tapos sila Siya yun. Kaya, napahamak si presidente sa inyo, 2021 pa nga, nawala na sa PSG to. Siya nga pala yun. Siya yun. Kasi pwede naman siyang ipatagalin dyan sa... Mali ito. Inilipat siya ngayon sa 1001st Infantry Brigade. Naalala ko pa nga ang kanyang rational nun is, since we are the one as in charge, protecting the president, we should be the first ones. So. Yeah, but you don't smuggle. Yeah, I know. Especially at the time. Diba? Bagong-bago pa lang yun yung vaccines. Everybody wanted it. Sila nag-smuggle ng gano'n. Kaloka, magbabalik ang karambolang. Oras natin, 8:35 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambolang sa DWIZ. Karambolang! Magbabalik ang karambolang. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banhal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. The Sel Corbito case. Ano yung Corbito case? Uy, nahuli na yung gunman. Oh. After 22 years. Wow, ang bilis naman. Super bilis naman yan. Good job. Well, it raises a lot of questions. Balikan nga natin, ano ba nangyari dyan? Ano nangyari dyan kay... Si Dasir po is a PR guy. Yeah. Okay. Well, he's in media also, but he's mainly PR. Noong panahon na yon, mainit ang poll politics. Ang kanyang driver, si Corbito, bigla na lang silang nawala. Wala ho nakitang katawan, wala nakitang buto. Okay. Wow. At ang napaghinalaang noong mga... Hindi nakita yung katawan? Hindi. Wala nakita. Disappeared talaga. Okay. There are so many ways to do that. Yung hindi mo makita. Ngayon, ang umugong ho noon, mga tauhan ni dating Senador Panfilo Lacson. Okay. Ang tumira. Okay. Nagtakbuhan niya mga yan. Okay. Sila Aquino, sila, naalala niyo ba yun? Yung sila, kasi 22 years na, hindi ko na ma... Pati si Senator Lacson, nagtago.
Okay. Kung 22 years ago yan, year 2020, 20, mm-hmm. year 200, 2000. Uh-huh. Panahon ni Erap. Okay. Si Erap po ang presidente noon. Mm-hmm. Okay. Nagtakbuhan. Uh-huh. Ito mga to, si Bana, wala si Ping Lacson. At ngayon, lumabas bigla itong what's his name? Hindi ko nakuha. Ano bang balita dyan? Sino bang Corbito? Sino bang arestado? Walang pangalan eh, no? Hmm. Pinangalanan ba? Si Reed. Di ba si, ano, si William Reed. William yes, Reed. The third. 57. The third. The third. Ano daw ang papel niya doon sa kaso? So, Amerikano, ano to? Siya yung gunman. Former senior police officer. Oh, siya yung gunman? Saan niya nilagay yung katawan? Yan ang, ano, dapat yan ang i-deal nila. Pahinain natin ng konti. Reduce to homicide, pero, you know, para may closure yung pamilya. Ano ka, do it that way. Naalala ko di ba parang sinunog, they built some sort of a... Yeah, tapos pinulbus nga daw. Bonfire. Hindi, pinulbus yung ano... After they were got abu. Yeah. Yung buto pala, naging abu. Medyo ano eh, sobrang late na yung... Grabe, no? 22 years. After eluding for 22 years. Habang nagsasalita itong Ping Lacson sa mga maraming bagay tungkol dyan sa halimbawa yung mishandling of funds sa mm-hmm. Department of Transportation. Or nagsasalita siya tungkol sa budget na nire-realign? Mm-hmm. Okay. Well, pero may mas ano pa rin, yung Bucor daw po, magpa-file ng blunder case against Bantag. Mm-hmm. Ang nangyari kasi dito, alam niyo yung racket? Mm-hmm. Yung pag nagpapadala ng pera yung pamilya ng mga preso, may kotong sa loob. Ay, ganun? Kawawa ka talaga pa. Pero nga, handling fee. Ayan. Parang ano? Okay, ah. Remittance eh. Ah, remittance! Yeah. It's a remittance eh. Kaya may handling fee. May handling fee. Ito lang, face-to-face remittance. Ito. Uh-huh. Pwede ba yun, bari? Face-to-face remittance. Ah. Inabot na nga lang, may handling fee pa ba yun? Ba, hindi ka pwede mag-abot basta. Mm-hmm. May handling fee. Oh. Hindi, ito yung mga e-cash. Pag pinadala ba yung cellphone, meron isang tao doon sa loob. May hawak doon cellphone. Oh, ikaw, meron kang pinadala sa'yo 100. May handling fee. Kanya yung GCash. So, ibigay na lang. Kasi bawal lang cellphone doon. At marami raw involved, sabi ni Boying. Okay. Grabe. So, plunder charge daw po dito sa Bucor. Pero mas mahalaga dito yung gustong baguhin ni Boy. Yung sa pagkain. Okay. Yung 70. Kaya na rin nagpapadala, na-trace nila. Na una, na-discover racket sa remittance. Okay. Remittance, may handling fee. Ngayon, bakit kailangan ng pera ng mga preso? Eh, hindi nakakakain ng tama. Correct. That's one. Yes. Kailangan nilang bumili sa loob. Uh-huh. Okay. Bakit hindi nakakakain ng tama? Eh, tinitira yung budget for food. Napaka 70 pesos a day na nga per head. Titirahin pa. Doon lang matitira doon. Yan ho. So, plunder case daw. I don't know if this will... Right. Tatlong guards daw, e-wallet corruption scheme under investigation. Ano nangyari? Under investigation na yung... Yung three, yung mga involved dyan sa e-wallet scheme. Okay. E-wallet scheme. E-wallet scheme. Alright. May taga sila. Ibig sabihin yan, may taga sila kapag may nagpadala. Ngayon, teka, tinitignan ko yung... Wala eh, wala.
May nakita akong ganyan kanina eh. Okay. Okay. You know, sa mga GCash na pinadadala ng mga kamag-anak sa mga persons, PDL, hindi, pero meron, kinakaltasan daw ng 12% to 20%. Hindi, may identified sila, may kumanta. Mm-hmm. May kumanta dyan sa nangyayari na yan. Mm-hmm. Yung racket na yan. Yung racket na yan eh. Merong tatlong guards nga daw yung initially. Yung initially na pinapangalanan. Teka. Okay. Bucor Guards under investigation. 30! Hindi okay, lang 30. Pala tatlo. 30 Bucor Guards. Sinabi ni General, former okay. General Katapang na sa pag-iikot niya, meron daw inmate na kinausap siya na, sir, pakiusapan mo naman yung nagpapaload sa amin, nababaan naman yung kaltas. Good morning! Tumatawad, pare. Tumatawad. Ang handling fee, masyado mataas ang handling fee. Hindi yan community, sir. Medyo mahal. Mahal. Medyo... Nandito po si Attorney Larry Kidlat Gadon. Kaibigan ng lahat. Yan! Hindi nagkakalam. Magandang umaga. Karapat dapat. Mm-hmm. Laging tapat. At hindi nagkakalam. Yeah. Good morning, Atty. Larry. Oh, maraming salamat. Oh, good morning. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagsubaybay dito sa pinakamagandang programa. Hindi naman. Stop it. Good morning. Kamusta po, Atty. Larry? Ano nangyayari sa mundo? Hindi, meron daw yung ano yung remittance fee. Meron kasi sa yung sa handling Bucor? Fee. Sa Bucor. Pag may nagpadalang pera, may e-wallet, merong kaltas. Sa inimbestigan ni Katabang, ang kwento ni Joel, kaya daw niya na-discover yan. May nag-request na preso. Sir, sabihin nyo naman doon sa nagpapatakbo ng e-wallet. Nagpapaload. Dimiretso na niya. Babaan naman masyado malaki kaltas. Bigyan naman kami ng discount. Hala, bistadong-bistado. Okay. Ang nakumpiska na raw sa mga gwardya, yung nagpapatakbo niya yung scheme, may higit 300,000 pesos. Uy. Not lucky. Nice. Daig pa nila yung sa GCash, ano? 10% ang kalta. Talaga? Lucky. Kasi sa GCash, ang 1,000 pesos, pagka in-cash mo sa 7-Eleven, kakaltasin nila ng 6 pesos. Yung 1,000. For every 1,000. 6 pesos. Ito 100, 10%. Oh, grabe sila eh. Yung 0.6 lang. Wala pang, hindi. 0 point ano lang. Zero. Ako 6 pesos out of 1,000 sa out of 1,000. 0.6 nga. 0.06. Wala pang 1%. Wala pang 1%. Wala pang 1%. Gusto nilang para na rin nilang tingin nila diyan credit card. Matindi pa kasi ang credit card ang interest is only for 75. Dalawa pala yung charge nila dito, corruption tsaka ano? Anti-banking. Yung violation ng central bank law for running a bank without the proper licenses. So magkakaroon na raw po ng sistema, sabi ni General Katapang. Siya na ngayon na nakaupo sa Bucor. Na 30 pesos na lang daw every 1,000. 30 pesos. Mataas pa din. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Isang buwan, 6 piso lang. 20 pesos. Eh, ikaw naman, magpatayo ka ng 7-Eleven sa loob. Para... Well, pero kung halimbawa yan, 10 pesos pwede. Hindi, why the need na may pera? Saan mo pagkakagasto yan sa inyo? Preso ka eh. Okay, oo. Para sa akin, altogether, abolish this system. Meron mga ano dun sa... Meron kasi may economy yan sa loob. Meron kasi may underground economy diyan sa loob. At saka meron kasi yung may business. You must understand it is within a community pare. Pumunta ka na ba doon sa Bilibid? It's within a community. Well, hindi kulungan 'yun. Ano 'yan? Kasi may mga at saka may mga ano doon, may mga nagtitinda doon. May nagtitinda. Ano mga nagtitinda? At saka... Yossi, Shabu... Meron maximum... May tinestify pa noon, tilapia. No. Meron tinda tilapia. Hindi, babae yun, babae. Meron ano... 20,000 doon. Ang mahal! Meron maximum security. Meron... Siyempre, tilapia, overnight stay. Meron. Meron mga iba. So, kailangan mo pera.
Hindi lang ngayon, hindi rin lang yan sa pagkain. Oo. Pwede rin yan, mayor ako. Sabihin ko, okay lahat. Toka kayo. Toka kayo. Tigsa 10 piso, tigda 20 piso. Basta everyday, piso, meron akong nakikita dito, ha. Ito yung ano, diba? Ito yung garapon. Ito yung garapon. Pumunta kayo rito, bibigyan ko kayo ng Yoshi. Yung ano na? In other words, the whole thing stinks. Yes. Yeah. Para kailanganin mo yung pera, ibig sabihin, napakasama ng patakbo niyan. Kaya nga... Meron mong preso, pwedeng gumastos. Hindi, marami pero, naman. Meron, paano ganun? Hanap ng paraan ng alam tao. Alam mo, mahanap talaga. Ang currency sa loob ng preso, sa alam ko, eh yung siga ka. O ba? Pag or siga service, ka, or tapos service. Goods will come to you, hindi pera. Meron yun. Tsaka yung iba dyan, nagbibigay ng proteksyon sa mayor. Oo, yun nga yun. Para hindi sila bugbugin. Oo, yung ganun. Dahil yung mga walang proteksyon dyan, may at mayayan, may bato ka, may sampal, may sunta. Yayarin ka. Kaya nga diba, ang iniisip nila. So, moral of the story, don't commit any crime. Yes. Hindi ka mapresa. Kaya nga diba, ang gagawin nila. Moral of the lesson. Yung mga maximum security, magkakaroon ng regional, ano. Aha. Tsaka siyempre. Yun ang gusto ni Boying nga eh. Tsaka siyempre, sa sama ba naman ng lasa ng pagkain na hinahain sa kanila. Siyempre, yung iba dyan, gusto rin kumain ng hamburger. Misa-misa. Kasi nung nawala si ano dyan, si Romeo Halosos, nawala na sila ng snacks dyan. Kasi si Halosos noon, naglagay ng hamburger stand dyan na libre. Kumain ka hanggat gusto mo. Okay. Meron. Because he was still... Bakit pwede yun? He was still ako receiving... Because he was still inside. Hindi nga, bakit pwede yun? Meron maglalagay na hamburger stand. Marami ibang ano? Wala na rules dito sa Bucor? Meron rules para sa kanila. Rules para sa iba. Magkakaiba rules. Hindi ba gano'n ang naka? Sobrang grabing corrupted. Nung ito ni President Duterte kay Madam, kay Leila. Di ba nakita nila? Nakita. Tanongin mo si... Ni-raid me, sauna pa nga eh. Tanongin mo si Mayor Macalong. Siya nag-audit. Kaya nga niya, nakita yung... Kaya nga nalaman yung Cebu operations. Pinatatakbo yung Cebu trade outside sa loob ng Bilibid. So, ang sabi ng isang viewer natin, parang systemic yan eh. Kahit naman daw doon sa ibang mga ano, sa mas lalo ba? Mas malala. Kasi at least dito nakikita ka eh, dahil malapit lang eh. Ito dito sa mga ibang mga, pati mga local jails. So, ganito, pag kunwari, madidetain ka na, usually, ano na yan eh, final judgment na. Usually, pero minsan may detention prisoners. Kaya, pagpasok na pagpasok mo pa lang, di wala kang gamit, unan, kumot, may bayad dyan. Dapat, sa mayor ka dadaan. Yes. Para super extra bayad. So, yung kumot, let's say, sa labas yan, 100 pesos. Pag binili mo sa mayor, 500 yan. Okay. Ganun yung ano. Hindi ka pwede bumili sa labas. Pag nagdala ka ng sarili mo, let's say, nagpilit yung pamilya mo, hindi, magdadala kami dyan na ano, lalagay yan. Maglalagay ka. So, umpisa, kala mo, tinanggap na. Okay na. Bugbog sarado ka ron. Hindi, magbabayad ka ng tax. Bayad ka. May tax yan. Na worth 500 pesos din. So, parang binili mo na rin sa usage kanila. Usage fee. Yes. Ganyan. Lahat yan. Hindi, isang cost na yan eh. Toothpaste, personal hindi, items yan. Use of rock. Kung may pera ka, nainitan ka, pwede ka naman mag-hire ng pumapaypay sa'yo. Okay. Yan. So, papaypayin ka buong gabi. At least may pera yung ibang mga ano dyan. Yung mga walang dalaw, yun yung pinakakawawa. Kasi wala silang pagkain, wala sila, no, sikap sila. If you have no money, no dalaw, de anong gagawin mo? Pagka may dumadalaw dyan, Ma'am, escort na kita para mahanap ninyo kung nasan. Kahit natatanaw mo na yung bibisitahin mo. Ma'am, escort na kita. Para bayaran mo, tagwa 100 yan para ano. Makakakain sila for about a day or two. So, yan. Yun yung economy dyan. You trade your services, you trade whatever it is you have. Tapos yung mga personnel mismo, yung personnel. Sa Bombayan, yung mga guardia. Nagdadala rin yun.
So in a way, hindi mo dapat tigilan. Yan ang nagpa-pump-prime ng economy. Oo, hindi. Eh, mga pasok ng ganyan eh. Eh, magkakaroon lang naman ng ganyan kung hindi kung may problema eh. Ang problema dyan, pag nagkaroon mo ng mga importation niya. Hindi lang yun. Kapag pin-ribetize pa yan. May mo, nagkamali ang US dyan eh. Tama, nagkaroon. Nagkamali ang US, nag-privatize sila ng mga kulungan. Maganda naman kasi pag binanood mo sa pelikula. Hindi, ano yan, ang laki ng repercussion. Kasi yung Strike 3, policy ni Bill Clinton, pag strike three ka, kulong ka. That was encouraged by the private sector. Prison. Yes. Kasi business nila yun eh. Nilabi nila. Para marami makulong. Makulong kahit yung hindi per dapat. Per head na nakukulong, ang laki ng budget na binibigay sa kanila. Kaya maririnig mo, kasi pati so, yung mga juveniles. So yung strike three na yun, it's a business proposition. It was business driven. Ganyan ang effect ng privatization. Profit and greed. Kung masyadong binabaratan yung masamang ganyan, nangyayari sa ano? Privatization. Incompetence, inefficient, etc. Yung system natin. Baka ma-privatize ang prison. Bibigyan ka ng rason ngayon. Huwag na natin pag-usapan yan. Baka ma-privatize. The private sector is more efficient. Running the prisons. Running the prisons. We will create a green facility. Sustainable. Grabe ah. Sang cost. So the government will build the prison. Yun ang gusto ni Boy. Tapos ayos na lahat yan. May sistema na and everything. They take over ng private. Retaining an old world charm. Sila privatized na sila. Yan. The best. Yeah, the best. The best yan. Ayan ang sabi ng isang ano ba daw to? Informant natin. na tumawag. Ang higaan po, 5,000 ang renta. Isang solo single bed. Weekly ang bayad. Oh my gosh, so 20,000 isang buwan? Pero inflated. Pag walang pambayad, sa ilalim ka ng lababo matutulog. Inflated ang price. O katabi ng toilet. Yan yung ano, dun kayo, ikaw yung pinakahampas lupa pag dun ka sa tabi ng ano. Ng toilet. Kung gusto mo umangat-angat, kung gabayad ka sa mayor. Doon nga sa mga ibang prison. Yung mayor ngayon, sa kanya lang napupunta yung pera. Yeah. Kasama yung ano. It all goes the way up. Kaya pala itong Bucorp, gusto na humingi sa Anti-Money Laundering Council na investigahan daw yung bank account ni dating Bucorp chief ng TAG. Okay. Yan po ang sinabi ni General Katapang. Ito ah. Kasi baka marami na isubi. Di ba dati nagkaroon ng problema? Yung sinasabi ni Trixie tungkol dun sa higaan, etc. Gusto mong makahiga ng medyo maganda, hindi ka nakatayo. Kasi natutulog ka nakatayo. Oh. Para kabayo. Ito, may pera ka. Ito, medyo nakaganong ka. Medyo nakasandal ka. Nakasandal ka ng konti. Ngayon kung gusto mong talaga nakahiga. 5,000 a week. Ka, yan, 5,000 a week. Iba yon. Iba naman ang rate. No? Iba kasi nakaupo, nakatayo. Aray ko. Yung ganun. Hindi lang kung yan. Kung wala kang pera, matulog ka nakatayo. Buti pa yung mga detention eh, pagkain dun pa lang sa stations, sa police station, pantay-pantay yan eh. Tsaka pagka pinadalang ka ng pagkain, usually di ka papakialaman ng mga police. Yun nga. Pero pag yun dun na sa Bucorp, parang kang pumasok ng ibang bansa. Kahit kami pag lawyers, pag dadalaw, di ba tayo, pag dadalaw tayo, ma'am, kulang na lang passport eh. Oo. Yung passport mo, yung IBP card mo, pagpasok mo, iba yung rules, sasabihan ka, ma'am, ganito ha, hindi pwedeng ganito, ganito, ganito. Tsaka bawal yung cellphone, bawal lang notebook, ganyan. In the bad old days. Bawal ballpen. Ayan, so, hindi ka makakapag note-taking. Note-taking. Totoo yan. Wala. Recording. Wala kang dala. In the bad old days, in the really bad old days, before Duterte, pag pumasok ka sa preso, parang kingdoms yan. Lalo na panahon ni Madam.
Oh. Diba yung ano, bawat kubol may parang may sarili silang hari doon. Kanya-kanyang ano yan. May anong nga karaoke? Oh. TV karaoke. May jacuzzi pa nga eh. Oh. Tapos meron parang tilapia, di ba? Sabi niya. Kaya para sa akin, tilapia regular. Tsaka mamimili ka. Yan. Oo, mamimili ka. Anong klaseng tilapia? Oh. Yeah. May mga starlet pa nga nun. 70,000. Starlet? Tilapia. Tilapia yun, hindi starlet. Bakit kayo ordinaryong tilapia? Pero yung mga, ano, yung mga... Starlet? Oo, mga starlet, 70,000 daw eh. Eh, kayang-kaya, nagpapatakbo na siya buo operation. Oo, yun. Affordable. Affordable yun. Ito raw, yung inaayayaya itong AMLC, yung Anti-Money Laundering Council. Dahil may 1 billion daw pala yan, yung Bucor, para magpatayo ng ibang prison facilities. Billion. Para daw ma-decongest yung Bilibid. Mm-hmm. Yung billion na yun ho, simple lang ang kapag sa labas ka, hindi kailangan mga high-rise yan. Oo. Uh-huh. Mga simpleng piitan ho yun. Maraking magagawa naman, billion na yun. Oh. Ang nawawala daw ho dyan, 300 million. Talaga? Huh? Yun ang napag-aalaman nitong katapang. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya gusto nila yung AMLC, tignan yung mga pondo. Mm-hmm. Oo, baka na... Pero alam mo, yung mga... Baka naman na itago. Yung mga taong nagpaplano ng mga makakuha ng pera dyan, mga matatalino rin. Alam din nila, hindi nila ilalagay sa bangko yung pera eh. Alam mo kung saan nila gagawin yan. Saan? Oh, bibili ng ginto. Mm. Oh, itatago yung ginto. Ibabaon. Kapag kailangan mo, benta mo lang. Kasi unregulated naman yan eh. Oh. Oh. Saan ka bibili ng ginto? Eh di dyan sa Umpin. Bili ka ng mga alahas, mga ginto dyan. Yeah. Oh, di hindi nahugas bars, na yung pera. Hindi bars. Pare, malaking pera yung bars, 300 million, ha? Oo. Mahirap bumili ng ganong kadaming ginto yung 300 million. Madali din. Ang sabi ho dito, ang report daw ni... Hindi mo naman bibili ng one time yun, eh. Yeah. Panahon daw ni Bantag. It's a debate. Ang sabi nila, kasi yung let's say, yung 1 million a day na bibilhin mo doon, wala ka naman... Hindi ka mahalata. Hindi ka mahalata. Iba-ibang bibilhan mo. 1 million, ilang piraso lang yun. Na alahas. Yeah. Totoo yun. Maliit yun, 1 million. Wala yun. 300 million, so 30 times... 300 times ka pupunta ron. Sa isang taon, yun lang gagawin. Sa isang araw, 3 million. 1 million dito sa tindahan na to, 1 million doon. Pero alam mo, yung element ng kumpiyansa, kapag sobrang kumpiyansa ka na, hindi ako mahuhuli. Yan, ah. O kaya, kaya posible itago sa bangko. Yung Laguna Development, yung every week ba yun? Every day na pareho ng pareho dinideposit. Bautista. Sasabihin mo, matalino ng tao yan si Bautista. Pero bakit ganun na skill? Ang consistent, ano? Kumpiyansa. Hindi kami mahuhuli. May power ako eh. Hindi ako mahuhuli. Huli yan. Well, in power. Pwede yun eh. Kaya yun na si Angle na tinitignan ni Katapang eh. At saka depende din yun. Kasi kung na-establish naman na 15 years ago, 20 years ago, eh talagang malaki na yung deposit sa bangko. Hindi, ito pari yung fact na... Pero pagka yung... kauupo mo pa lang, tsaka ka lang magdi-deposit ng taksan-taksan. Hindi kaya sila naghinala. Yung project, inspection nila, 60% complete. Okay. Ang claim ng Bucor, halos tapos na. Ang layo pa daw, mga 60% pa lang. Kaya sila naghinala, saan napunta yung pera? Saan napunta yung 1 billion na yan? So kung halos tapos na at 60% complete, so parang kumbaga 30-40% ng pera, wala. So 300 ang claim nila na hinahanap nila. In addition to the handling fee. Kasi yung... pati yun meron. 30. Malaki nun. Pare, malaki din yan. The as underground, usual, the underground ang hinihingi economy. Kasi dyan ng 30% eh. 20-30%. Na contractor. The underground hinihingi sa contractor. In Bucor is alive and well. Almost as large. Mm-hmm. Hindi man ng panahon ni Madam.
Oh. Mm. Laki yeah. Nun. Ang laki nun, ha? Yung na-discover niya ni President Duterte. Ah. Uh-huh. At saka ni Mayor Magalong muna. Yes. Na-discover niya tapos inira ni na President Duterte. Kaya maaasal yung talaga ako pag na-update. Yung mga prison facilities daw po dyan sa Leyte Regional Prison. Mm. Sa Iwahig, yeah. Sa Sambayan. Palawan. Palawan. Davao. 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 Tapos meron din dyan sa Correctional, dyan sa Mandaluyong. Dapat daw ho, kompleto na yan last year. Mm. Okay. Eh, mukhang 60%. Mm. Lang daw yan. Paano kaya to? Ano yan? 60% complete. Pero, ano yung... Ubus na yung pera. In other words. Saan napunta? Yun ang... Yung mag-i-explain yan yung ang mas malaking problema rito. Paano ano ba yan? Kailangan niya mga facilities na yan eh. Mm-hmm. At change, hindi na itayo. Ano yung variation order? Yan? Pero pag 40%, ang variation order hanggang 10% lang mm-hmm. Eh, pwede mo ba sabihin, tumaas po ang presyo ng ano eh, costo pa. Ilan lang yan eh, force majeure. Essentially, ang gagawin nila, i-void nila yung contract. Hindi 40% tapos mag-reinstate ng bagay. Ng construction materials eh. Talaga. So, kung 60% complete, ubos na yung pera. 40% yun. Oo eh, there's only one conclusion eh. May tumira eh. Merong nag-remittance. Meron yan. Nag-pandemic. Nag-remittance. Baka nag-pandemic. Nag-pandemic. Yeah. Diba, that's the only conclusion. Yes. Kasi pero kailan ano, ito? Kailan? Ang matindi rito, kailangan yung mga facilities na yan at hindi nagawa. Yun ang mabigat. Okay. Mahahabol pa kaya yung pera na yan. Kaya nga tinitignan eh. Ito pa, next question. Paano tatapusin yung mga facilities? Bagong ano yan. Sayang lang, naka 60% ka na eh. Di itapusin mo na. Sa kukuha ngayon ng pera. Shucks. Grabe. Diba? Magkano, problema magkano yung total project cost? 1 billion. Mm-hmm. So 400 million yung missing. At ang ML, binabaan ni Katapang yung estimate niya, 300 million lang eh. Ang hulang. Kasi 10% variation order, pwede pa. Ang gano'n, pwede. Ayun yung computation nila dyan. So 300. Nasaan yun? Tapos hindi pa tapos yung building. Meantime, nagkakaproblema tayo sa prison system. Oh. Grabe ang epekto ng corruption talaga eh. And graft and corruption. Mm-hmm. Diba? Hindi matatapos yung project na kailangan. So, apektado yung mga lahat ng sectors na gagamit sana ng project na yun. Tapos ngayon, na another... case, Anti-Money Laundering Council. Uh-huh. Good luck sa inyo, Bucor, na humihingi kayo ng talong sa AMLC. Yan po ang pinaka-useless na government unit. Alam mo, I tend to agree. Wala pa akong nakita ang nagawa itong AMLC na ito. Hindi naman. Ano? Meron. Meron. Kay Corona, nung sinabricate yung ebidensya kay Corona. Yan sinasabi ni Larry. Oh, I'm sorry. Ang tindi ng ginawa nila. May use pala to. It was weaponized. Dalawa. Di ba nga, yun yung ginamit ni, ano, yung matandang huklubang bruha na si Morales. Na ginamit niya na... In addition niya. Dalawa yan. Expert. Lahat ng transaction. Withdrawal, deposit. Inad. Ang laki! Laki pala. Silang dalawa ni Heidi. Dapat siguro mag-aral ng mathematics uli yun. Ang withdrawal minus. Plus. Mali yan. Plus pa rin. Mali. Plus pa rin yun. AM. Amlak nga ito eh. Sa bagay, dalawang negative plus yun eh. Oo nga naman. Dalawa yan. Dalawang negative. Yung sinasabi ni Larry, Corona, ganun din ginawa kay President Duterte. Amlak din yun. Yung BPI account daw. Kaya pala. Binay! Binay! Meron silbi yan? Hindi. May silbi. Meron. Basta nila ano. I'm sorry. Mali ako. I'm sorry. hindi pala useless to. Gumagawa mo.
May drawing ka. May chart. Doon sa ano, yung ginawa, yung ginawa ni Morales kay Corona. Yung, at saka, yung, meron pa isa doon, yung winedraw dito, para ilipat sa isang bangko kasi mas mataas yung interest. Isa din yun, plus din yun. Plinas din yun. Plus din yun. So, lumalabas. Pumayag yung email si Dorn. Hindi naman sila ano, nag-interpret doon si Morales. Hindi, bakit nila inilabas yung figure? Was there a court case? Wala, dapat. Dapat siya, may court case bago mo ilabas. Dapat na. That's how the AML that's very keyword. Useful. Mali ako. Kaya useful sila. Very useful. So, Bucor, hindi pala good luck sa inyo. Pwede niyong gamitin yan. Kung meron kayong titirahin na personality. Be objective din. Nagmumukhang ano eh, witch hunt minsan eh. Huwag naman, parang what an amazing coincidence, isa lang tao parating iniimbestigahan nyo. Yan naman ka, dami-dami pwedeng ulihin. Hindi mo sabihin, walang nangyayaring money laundering dito sa Pilipinas. Magmula no na... Isa pa yan. Wala ni isang kasong na dali. Kasi okay lang. Kung may kasalanan tong tao, go! Napakalinis na Pilipinas. Problem. Napakalinis, walang pero money laundering. Pero bakit siya lang? Asa na yung iba? Tsaka dapat dyan, halimbawa may isang tao nagkaroon ng kaso na drug the ano or human trafficking mga ganyan. Tapos yun yung malaking deposito sa banko. Dapat ganun. Meron mo ng kaso. Hindi importante halimbawa ako negosyante ako. Tumabo ako ng pera, naging successful yung business ko. Deposito ako sa banko. Pagkatapos ngayon tatawagan yung banko, papa-explain kung saan ang galing yung pera. And yung kay Bautista nga, hindi nila ginalaw yun. Yung kay Bautista. Yung sa Luzon Development. Yan ang sinasabi ko sa'yo, ganyan ang ano ng AML si Pare. Kung ano yan eh, yung lulubog lilitaw. Ay, parang palitaw. Kung kailangan kalitaw talaga. Pag hindi kailangan, lumubog. Magbabalik ang karambola. Oras natin 9:11. 12. Oras. Karambola! Sa DWIZ.